Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Galing sa Mark chapter 1 verses 9 to 15. Dumating si Jesus galing sa Nazareth, isang lugar sa Galilee, at binaptize siya ni John sa Jordan River. Pagkaahaw ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang laki at bumaba sa kanya ang Holy Spirit na parang kalapati. Isang boses na sagaling din sa langit ang nagsabing, "Ikaw ang minahal kong anak na nagpapasaya sa akin." Pagkatapos, pinapunta agad ng Espiritu si Jesus sa desert at 40 days siya dun. Tinukso siya dun ni Satan. Maraming mabangis na hayop dun pero tinulungan siya ng mga angels. At nung inaresto si John, pumunta si Jesus sa Galilee at nag-preach na magandang balita galing sa Diyos. Sabi niya, "Ito na ang panahon. Malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos, magsisi kayo at talikuran ng mga kasalanan niyo at maniwala sa magandang balita." Ito ang salita ng Panginoon. Maaari na po tayong maupo. Maraming salamat, Alvin. Magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta tayo? Pwede pakitingnan katabi mo, kumusta kaya siya? Sige po, before we start, let's just bow our heads down and let's pray. Father, we come to you once again with this humble heart, knowing that we need you. Lord, open our hearts and our mind for the things that we will hear today, especially your words, O God. I-prepare niyo po ang aming puso, ang aming isipan sa mga bagay na ituturo niyo po sa amin ngayon. At Lord, mai-ready maging ang aming katawan, ang buong aming pagkatao sa ipapagawa niyo po sa linggong ito. Salamat, Panginoon, inaalala na ikaw ang Diyos na mapangyari ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na mas higit ng nakakakilala sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan. Tayo po'y magpapatuloy sa ating naumpisang two-week series patungkol po sa sulat ni Marcos. Hindi si Ferdinand Marcos, ha. Ni Mark na lang. At last time nga po ay napag-usapan natin na somewhat kakaiba ang gospel according to Mark. Dahil aside from ito po yung pinakaunang naisulat ni Mark po, ano po, among the four gospels, at siya po ay direct to the point patungkol sa ministeryo ng Panginoong Jesus. Ano po? Kaya nga sa pagbungad ng Mark, ng Gospel of Mark, ay mababasa po natin itong mga katagang ito sa verse 1. Ayan. Nabasa po natin yan last time. RK to Evangelio Yesu Cristo Huiuteo. Ayan. Ulitin po natin. Hindi po ako magaling. May kodigo lang po ako. Kaya nababasa ko siya. Okay. Sige po. Sabay-sabay ngang basahin po natin. 1, 2, 3. RK to Evangelio Yesu Cristo Huiuteo. Ang gustong sabihin po, the beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God. Ito po yung bungad agad ni Mark. Walang patumpik-tumpik, diretso po siya sa magandang balita. Di ba mas exciting na nga, wala nang paligoy-ligoy pa. Direkta agad. Parang, di ba, nakarinig tayo. Okay, may balita ko sa iyo. Anong gusto mong unahin? Good news or bad news? Ano yung usually inuuna natin? Good news muna. Oo, di ba? Para maganda sa tenga. Maganda pakinggan. Yung bad news ay parang susunod na lamang. At napag-usapan nga po natin about the good news in the wilderness.
ano po, and last week na identify natin, ano ba itong wilderness? Ito po siya, an isolated place, a desolated place. Ano po, walang tao, walang nakatira. At yun nga po, people back then ay takot po sa wilderness. Because of these reasons, una, deserted place po siya. Pangalo, it's dangerous. Kasi nandito daw po yung mga mababangis na hayop. Nandito yung mga evil spirit. Ano po? At sabi nga, ito is a death spell. Ano po? And even yung goat na parang binulungan ng high priest after niyang lumabas sa most high place ay dito pumupunta. Kaya nga po trivia, kaya nga po dito kinuha yung idiomatic, I think, na phrase na scapegoat. Oh, narinig nyo na yan? Scapegoat? Palusot daw, scapegoat. Ano po? Dito po siya galing. Ano po? So walang gusto sa wilderness. And even though walang gusto sa wilderness, tayo in some point of our lives ay nakakaranas ng wilderness experience. And to some of nga sa atin ay hindi pa makalabas sa wilderness. Ano po? Kaya nga yung tanong nating last time, meron bang good news sa bad news? Good news, bad news, tapos may good news. Paano siya nangyari? Ano? Parang si Ma'am Tani. Oh, naalala ni Ate Eden si Ma'am Tani. Yung last time na video. Ano po? Now, napag-usapan natin last time, just to recap, ano po, para at least ay may continuity ang pinag-uusapan natin. The good news was first preached in the wilderness. Unang pinahayag ni Juan Bautista ang magandang balita sa wilderness. To a place where there were mga evil spirit. Parang sabi ni John the Baptist, heads up sa mga evil spirit. Heads up sa mga nandun. Magpakaray na kamo sa maabot na ang kagurangnan. Remember, John the Baptist, maraming pumunta. Kung babasahin natin yung unang part ng napag-usapan natin, maraming pumunta sa kanya from the Judean province. Went to John and nagpabaptize. And before sila i-baptize, sabi ni John, repent, turn away from your sins. Napaka-importante po na before we declare our faith with Jesus Christ and before, di ba, ipahayag natin sa publiko na yung identity natin through baptism, before we say that we obey God through baptism, kasi nga this is the first step of obedience to God, kailangan mag-repent ka muna. Kailangan in the same way saying na accepting that you are a sinner. Ano po? Tapag-usapan natin, hindi pwedeng mag-repent ang isang tao kung hindi niya rinerecognize na may kasalanan siya. Kaya in-emphasize ni John, ano? Na-repent. Turn away from your sins and baptism will follow. Ano po? Kaya nga, though some of us are in the wilderness or nakalampas na sa wilderness, we can say, last time, we can say that the same God who created the Garden of Eden is the same God who created the wilderness. Ano po? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na during your darkest times, wala sa iyo yung Panginoon. Remember Habakkuk? When the people around him, when the community, yung kinagagalawan niyang mundo ay sobrang wicked na, he cried out to God. Hindi niya na marinig ang Panginoon dahil sa wickedness ng mga tao. Remember? Pag-usapan natin, anong ginawa niya? Pumunta siya sa tower. At doon niya napakinggan ang Panginoon.
And the second step that he did, kung naalala nyo pa, sana naalala nyo, yushigunoth it. Naalala po ba? Yushigunoth it. Anong gustong sabihin? You praise God even though the things are so cloudy or so blur. Ano po? Kaya nga, you can say last time na kahit naman sa wilderness, pinipreach pa din yung magandang balita. Kahit naman sa mga panahon na tila akala natin, ano po, na malayo sa atin ang Panginoon, nandiyan lang siya, nag-aantay sa atin. Ano po, kaya nga ang challenge natin ngayon, hapon na ito, ano po, sa pagpapatuloy natin itong topic natin, ano sa tingin mo ang ginagawa sa iyo ngayon na preparation ni Lord? Ano kaya sa tingin mo yung ginagawa sa iyo ngayon na preparation ni Lord? Sige nga po. Yung bagong graduate nga, tanungin nga natin. Siyempre, di ba, yung mga bagong graduate, ibang level naman. Tapos na yung pag-aaral. Ano kaya yung preparation na ginagawa ni Lord para sa iyo? Itago natin sa pangalang RV. Oh, asan na yung mic? Bigay mo, Jay, yung mic. Ah, mauna si Jay. Andi man. Ano? Sige nga. Ano bang preparation? Pass the mic. Oh, sa mga nanay, ano ba sa tingin nating preparation ang ginagawa sa atin ng Panginoon? Sa ngayon, habang nag-iisip si RB, pero hindi siya ligtas, sasagot siya. Di ba? Kasi nandyan yung naalala ko noon pagka-graduate, may pressure na. Kailangang makabawi na sa investment ng magulang. Hindi naman kami, kaming mga magulang, hindi naman kami nang susumbat. Ano po? So, sige nga po, sino, mayroon po dyan na pwedeng, may sinasabi ka, Arian? wala ba tayong preparation? Wala ba nakikita sa atin na preparation si Lord? Ano po? Ano ba yung ginagawang preparation sa atin ni Lord? Dapat po malinaw yan sa atin. Sa mga nanay, ano bang preparation na ginagawa sa atin ni Lord para mag-level up? Sa mga tatay, ano bang preparation na ginagawa sa atin ni Lord para tayo mag-level up? Sa mga anak, lahat po tayo, you know, what we do today is always the preparation for the next. Ulitin ko po, kung ano man yung ginagawa natin ngayon, ay lagi siyang preparation for the next na ipapagawa sa atin. Kaya nga, kung paulit-ulit yung nangyayari sa atin, it only shows na hindi ka pa makagraduate dyan. Diba, before you turn into high school, dapat i-graduate mo muna yung elementary. Kaya minsan, paulit-ulit yung nangyayari sa atin, yung problema, yung seemingly burden natin, kasi hindi pa tayo natututo. Hindi pa tayo makagraduate. Lalo na, hindi natin alam kung ano nga ba itong ginagawa natin. You know, in every huddle that we're having, lalo na sa music team, ano po, before the start of the service, laging ini-emphasize namin to, why we do what we do. Bakit tayo naninilbihan sa Panginoon? Bakit tayo nagpupuri sa Panginoon? Bakit tayo tumutugtog dito? Bakit tayo pumupunta dito? Sarap matulog, maulan. Gagawa na lang ako ng assignment. Magawa na sana akong... Ayoko nang ituloy. Ano po? Marami sana akong gagawin. So napaka-importante pong maintindihan natin to. Now, I'd like to show you a short video clip about this topic that we will have today.
It's about the temptation of Jesus Christ. Ano, para mas maintindihan natin, bakit nga ba sinend pa ng Holy Spirit si Jesus Christ sa wilderness? Alam niyo ba yan? Kahit si Jesus Christ, the Son of God, was sent to the wilderness. Yan po yung i-discover natin ngayon. Sige po, let's play. Every word that comes from the mouth of God. If God loves you, throw yourself down. His angels will lift you up in their hands. How dare you put God to the test? If you will bow down, then worship me. I will give you the whole world. Crucify him! Satan. I worship the Lord, my God, and serve Him only. Jesus resists Satan's temptations and prepares to begin his mission. But it will be without John the Baptist. Ayan po, ano. So, next week po, yan pag-uusapan natin about the temptation of Jesus. You know why God tested for 40 days? Nag-fast po siya for 40 days and 40 nights. And Jesus was tempted to test a test to prove worthy of his calling. Ano po? Na-test na muna siya bago pa siya mag-ministeryo. Now, dako po tayo sa ating text. Sa verse 9, dumating si Jesus galing sa Nazareth, isang lugar sa Galilee, at binaptize siya ni John sa Jordan River. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang Holy Spirit na parang kalapati. Isang boses na galing din sa langit ang nagsabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, ang nagpapasaya sa akin." You see, nung una po ay reluctant siyempre si John the Baptist kasi sabi niya nga, "Ikaw yung dapat nagbabaptize sa akin." Ano, parang nag-refuse si John the Baptist na i-baptize si Jesus. Pero sabi ni Jesus, ito yung tinakda, hayaan mong gawin ko to. Kaya nga, di ba, pag-baptize ni John kay Jesus, bumuka yung langit. At parang may kalapati daw. So,
parang may kalapati or bumabang parang kalapati. Ano po, may mga discussion dyan about sa translation kung ito ba ay bumabang parang kalapati or para siyang ang Holy Spirit ay para kalapati. But we will not talk about that. At sabi ng Panginoon, ikaw ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin. Sa theology po, dito isa po ito sa mga representation or manifestation ng Trinity. Ano po yung doctrine of Trinity? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, yung boses na narinig, syempre yung Son, si Jesus, at yung dove ay yung Holy Spirit. Now, pagkatapos mabaptize ni Jesus, so makikita din po natin dito ano, na yung pag-ahon ni Jesus sa tubig. So gustong sabihin lang po, yung baptism talaga is talagang submersion, so paglubog talaga, hindi po wisik-wisik. This is a manifestation of putting your oneself dead underwater. Siyempre, wala naman mabubuhay sa ilalim ng tubig. Patay na yung dating sarili natin at pag-aho natin yung buhay na bago na. Bagong nilalangnat po tayo. Ano po? Kaya nga, born again. Born in the Spirit. Now, tuloy po tayo. Pagkatapos nun, pinapunta agad ni Espiritu si Jesus sa desert. Sa ibang translation po, yung ginamit dito is passive. Dinala, actually. Hindi inutusan, kundi dinala si Jesus ng Holy Spirit doon sa wilderness. At sabi dito, at 40 days siyang nandun, fasting, walang pagkain. Tinukso siya doon ni Satan, maraming mabangis na hayop doon, pero tinulungan siya ng mga angels. Ganito lang po yung pakapresent ni John patungkol sa temptation ni Jesus. Kung gusto po nating basahin ang detail kung paano tinempt ni Satan si Jesus, makikita niyo po siya sa Matthew at sa Luke chapter 4. Sa Matthew is chapter 4, 1 to 11, and sa Luke chapter 4 then 1 to 13, I think. Ano po, at doon natin makikita yung nakita nating video. Ano po? So my point is, Jesus was tested through the following. Number one, tinest si Jesus yung desire niya, desire of the flesh, yung tinapay, dahil nga gutom na siya. So unang tinest ni Satan, yung pagkain, yung kailangan ng flesh niya. Diba? Kasi tayong mga tao, talagang maraming nadidiskaril sa atin pag gutom. Marami tayong nakokompromise pag tayo'y gutom. Una, nang mainit ang ulo. Ano po, remember Esau and Jacob. Pinagpalit ni Esau sa red stew or sa pagkain. Sabi na nating lugaw. Dahil sa sobrang gutom niya, pinagpalit niya yung birthright niya. God, Satan tested Jesus kasi gutom na gutom siya during his weakest point of the body na turn the stone into flesh. Kaya nga sabi ni Jesus, the man shall not live by bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. Ano po? Tayo kaya, makasapasa kaya tayo sa test ng flesh, desires of the flesh, yung pagnanasa sa katawan. Number two, tinest si Jesus sa desires ng kanyang mata. Ano sabi ni Satan? Ibibigay ko, nakikita mo to, buong karyang ito, ibibigay ko to sa iyo. Minsan yung mata natin is deceiving. In the same way with us, minsan, di ba, meron tayong banal na inggit. Nararattle tayo pag nakita natin yung kapitbahay natin may bagong TV, smart TV.
Kaya madumang ka man sa home credit, may smart TV ka lang. Yung kaklase mo, nakita mo, naka-iPhone, iPhone 16, 256 GB, fully paid. Tapos ikaw, iPhone mo, iPhone 7, ay, tinago mo na. Last of the eyes. Si Jesus tinamp din nun. And lastly, Jesus was tempted the pride of life. If you bow down on me, sabi ni Satan, if you bow down on me, ano, ibibigay ko sa iyo itong kaharian. Kaya nga, pinakita doon sa video, kung napansin niyo po, yung nangyari kay Jesus na pinako siya na krus, or kung tanggapin niya yon, people will bow down to him. Na, di ba, imbis na pakuin yung paa niya, halika na lang. Yun yung choices ni Jesus. Pero sabi ni Jesus, I will worship God and serve Him only. The pride of life. On the weakest part of Jesus, pagiging tao, yun siya tinest. Pero this is the good news. The good news is, Jesus had won over Satan. Napagtagumpayan niya po yun. Kaya nga po, in the context of Mark, yung wilderness experience niya po propelled the ministry of Jesus. Dun po nag-start yung ministry ni Jesus. Kasi kung titingnan niyo po, ano, balik niyo po dun sa verse 11. Hindi. Dito sa verse, tama, 11. Ang pagkasabi, ikaw ang minamahal kong anak at nagpapasaya sa akin. Yun yung declaration ng God the Father kay Jesus. Pero sinend siya sa wilderness. Parang it is quite odd sa ama, sa father, na padaba mo ako, tapos isisend mo ako doon sa maraming mababangis na hayop. Parang it doesn't make sense. Nakuha niyo po? Pero ito pala ay preparation ng Ama sa Langit kay Jesus sa ministry niya. Na yun pa lang kailangang mapagtagumpayan niya. Yun yung test kay Jesus. Ano po? At napasahan niya po yun. Kaya dito po nag-start, you know, after verse 15, tuloy-tuloy na po yung ministry ni Jesus. Now, anong tanong ko po sa inyo? Ano ang wilderness experience mo na na-conquer mo? Knowing that you are a God, you have a God. Knowing that you're professing to be Christian, na mayroon kang Diyos, na favorite mo yung I can do all things through Christ who strengthens me. Knowing na even in the wilderness, alam mo, nandyan pa din ang Panginoon. Pero ang tanong, meron na ba tayong napagtagumpayan na wilderness experience? You know, kahapon, ang ganda po ng usapan namin sa Bagong San Roque, sa House Church. Ito po yung patungkol sa mga dating buhay, dating sobrang masalimuot na buhay. Pero kagabi, nagtatawanan na lang kami kasi past na yun. Bakit kami nagtatawanan? Kasi in some way, we can say na pagtagumpayan namin yun. Diba? Minsan pag tayo nakukwento ng mga nakaraan natin, ano po? Natatawa na lang tayo. Pero kung hindi ka pa natatawa sa dati mong kwento, hindi ka pa makamove on doon. Kanina nga, abang papunta pa kami dito, ay nagbibiro ang kami sa sasakyan at naalala ko kasi noon, ano po, pag inuutusan ako ng mother ko na mangutang ng bigas sa tindahan, grabing supog ko. Tapos mangungutang na ako, nakasabay ko pa yung crush ko na bibili.
Ano po, yung parang paunahin mo muna, ikaw na yung pinakalas na magsasabing mangungutang ng bigas. Diba? So ngayon, ang ganda ikwento. Pero noon, grabe yung kahihiyan na, diba? I don't know, siguro mga, hindi kayo makarelate kasi mga rich kid. Hindi naman po ano. Diba? So may kwento. Kaya nga ang tanong, ano bang wilderness? Kasi yung point po natin dito, lalabas tayo, may kapanatagan sa loob natin. Mayroon po tayong sandata that even hindi po tayo makalabas sa wilderness, even papasok pa lang tayo sa wilderness, you have this courage in our heart that God will never leave us nor forsake us. Kaya nga yung tanong kanina, ano ba yung pre-prepare sa'yo? At ngayon naman yung tanong, ano ba yung na-conquer mo? Meron na ba? Or baka nga allergic tayo sa wilderness. Baka nga every time na may hostile situation or may hindi mo ayaw mong gawin situation, atras ka agad, back off ka agad. Kaya nga parang hindi tayo makausad, hindi tayo makagraduate kasi lampa tayo. Ayaw natin ang pagsubok. Kasi it's uncomfortable. Pero kung ito naman yung magpapatatag sa'yo, di ba? Ayaw natin. Gusto nating mag-hibernate. Imis na harapin natin. Para tayong mga lampa na walang tapang sa hamon ng buhay. Kasi hindi natin hinarap. Ayaw nating i-conquer. Kaya nga minsan nakakalungkot, maraming mga Kristiyano na pag tinamaan, lalo na ng preaching ng pastor, ay hindi na babalik. Kasi gusto lang mapakinggan yung magagandang pakinggan. Kanina nga, napakaganda yung preaching sa Legazpi with our senior pastor tungkol sa kay Mark Down about the success in life, na si Lord, gusto ni Lord na i-bless tayo. Sabi ni pastor, sino gusto i-bless dito? Palakpakan. Sino bang ayaw noon? Pero at the back of my mind, parang sinasabi ko, ano kaya kung may papalakpa pag sinabing, diba, sinong gustong i-test ni Lord? Minsan dun tayo, which is by nature. Ano po, I'm not saying na ayaw ko noon. By nature, yun yung gusto natin. Pero, ang tanong, kung susubukin ka ba ni Lord, mapagtatagumpayan kaya natin? Kayo po makakasagot niyan. At yung may tapang na marap sa problema, yung may tapang ano po, nasuungin anumang test na binibigay ng Panginoon, siya din yung may tapang, siya din yung may privilege na ma-experience sa wilderness yung presensya ng Panginoon. Diba? Now, in life, sabi dito sa isang quote, life is like a boxing match, defeat is declared not when you fall, but when you refuse to stand again. Diba, tama naman, yung boxing daw, hindi madideclare kung natumba ka, kundi syempre, kung nabilangan ka ng 10 na hindi ka nakatayo. Remember last time that I've mentioned about na ang isang tao, hindi daw nalulunod dahil hindi sila marunong lumangoy. Dahil gusto nilang manatili sa ilalim. People are drowned not because they cannot swim, but they choose to be stay submerged. Minsan tayo dumadaan sa pagsubok, gusto natin yung shortcut. Ayaw natin ito. Pero napipreempt yung gagawin ng Panginoon. Ina-alter natin yung pagkilos ng Panginoon. And sometimes, we need to do the things that we hate in order to get the things that we love.
Agree? May mga gagawin tayong ayaw talaga nating gawin. Yung pagtayo dito, yung pagkanta dito, di ba? Na mahihain ako, pas, hindi ako pwede dyan. In order to conquer that, kailangan gawin mo siya. Kailangan gawin natin minsan yung mga bagay na ayaw natin dahil lang sa gusto nating makuha. And that is very, ano po, obvious sa mga magulang na narito. I know you can attest. Minsan, di ba, ayaw natin itong gawin. Minsan ayaw nating magtrabaho kasi nakakatamad. Ang sarap matulog. Di ba? Pero kailangan natin silang gawin dahil may mga umaasa sa atin. Kaya ang tanong, ano ba ito na ayaw mong gawin? At ngayon, talagang ayaw mo pa din gawin kaya hindi makakilos ang Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:27, "No, I discipline my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified." Di ba? So, pinapahirapan ko yung sarili ko, sabi ni Paul. Sabi nga ni Paul, para akong boxer na tinatamaan lang yung hangin, walang kwenta yun. Kailangang pahirapan ko yung sarili ko para hindi ako ma-disqualify. Gusto natin kumilos ang Panginoon natin sa atin. Gusto talaga nating ma-witness yung pagkilos ng Panginoon sa atin. Kailangang suungin mo yung wilderness. Kailangang harapin natin siya. Doon lang tayo tatatag. Maybe you are in the wilderness today. Listen to this. You are tempted. May mga bagay na seemingly gusto mo nang i-compromise na against your belief, against the biblical standard, but parang natitempt ka na nagawin to for the sake of the good things, for the sake na makalampas ka lang sa wilderness. Maybe you're in the wilderness alone and abandoned. You're unloved. I don't know kung anong pinagdadaanan mo. Maybe you're hopeless and afraid. You're in the wilderness dahil hindi ka na na-appreciate ng partner mo. Hindi ka na na-appreciate sa bahay nyo. Maybe you're afraid to, you know, to do new things. Takot ka. Kaya mas mabuti pang huwag ka nang tumuloy. Maybe you're in the edge of giving up. Hindi ko po alam kung anong wilderness, but for sure, lahat po tayo may kinakaharap na wilderness. Maybe you're a father na takot ka kasi malapit nang mag-college yung anak mo and your income is unstable. Maybe you're a mother na give up mo yung pangarap mo dahil lang sa anak mo, dahil lang mapagsilbihan mo yung anak mo. I don't know what you're going through. Maybe you're a daughter or a son na nangangarap na makatulong sa magulang, pero hanggang ngayon, parang ang hirap. Ang hirap makahanap ng trabaho. Maybe may trabaho ka ngayon pero ayaw mo talaga siyang gawin. Just for the sake na may sweldo ka lang gagawin mo siya. Those are the wilderness that we're having. Hindi ko alam sa context ng mga bata ngayon kung anong pinagdadaanan nilang wilderness. But definitely, meron po sila. Last Thursday nga po, napag-usapan namin yung nagpakamatay na 17 years old na pagdating nung trend, dumapa sa riles. Talagang nagkapira-piraso yung katawan. A 17 years old babae. I don't know the exact story, but yung mga narinig ko initially, and hindi ko sinasabing ito talaga yung totoo, may narinig ko something to do with, I don't know kung love life or ano, may problema. Ano po? Maybe you're nasa mabuti kang kalalagayan ngayon, pero may kakilala kang dumadaan sa wilderness. Bilang anak ng Diyos, ano ba yung magagawa mo? Baka ito yung preparation
sa iyo ng Panginoon. Piniprepare kang makinig dito. Piniprepare ka ni Lord na mag-devotion. Piniprepare ka ni Lord na patuloy na magtiwala sa Kanya. Pinapakita sa iyo ng Panginoon yung liwanag, yung pag-asa na binibigay niya. Such that, hindi pala yun para sa iyo lang, kundi mayroong kang kaklase, mayroong kang kapitbahay na nasa wilderness. Yun yung preparation sa iyo na ma-share niyo yung good news kahit nasa wilderness siya. Kaya nga lang, nagre-react tayo. Kaya nga lang, mas nananaig yung antok natin kaysa devotion. Mas nananaig yung labahin natin kaysa mag-devotion. Mas nananaig yung trabaho natin first thing in the morning kaysa mag-devotion. Mas nananaig yung alalahanin natin kaysa makipag-isa sa Panginoon. Baka ito yung piniprepare sa iyo ni Lord, pero ayaw mong mag-prepare kasi may preference ka. Kaya nga hindi makausad, kaya nga hindi makabuelo ang Panginoon. Kasi lagi tayong wait lang, Lord. Lagi tayong pag may time na, Lord. Lagi tayong iba na lang, Lord. Kaya hindi makabuelo yung Panginoon sa atin eh. Kasi ayaw nating magpa-prepare. The good news, kung nasa wilderness ka man ngayon, the good news is, Jesus is in the wilderness ahead of us. Nauna na ang Panginoon sa wilderness. Bago ka man umapak sa wilderness, bago ka man umapak sa sitwasyong mong yan, ang Panginoon nandun na nag-aantay sa iyo. Nag-aantay, ready yakapin ka. Ready ipakita sa iyo na ito kailangan mo lamang pagdaanan. Anak, kailangan mo lamang itong pagdaanan kasi dun sa dulo, nandun yung gantimpala. Nandun yung provision. Nauna na siya sa wilderness. Nauna na siyang tines ng Ama sa langit sa wilderness. Such that pag lumapit tayo sa Kanya, here is Jesus saying, anak, napagtagumpayan ko na yun na wilderness. For 40 days and 40 nights, I was tempted. Kaya kung ikaw man dumadaan dyan, God is telling you, I conquered the wilderness. Anak kita, ano bang wilderness na mayroon tayo? Alam niyo po, sa wilderness, dito po ako magtatapos, sa wilderness, there is provision. Kahit man nasa wilderness ka, ipuprovide ka ni Lord ng kalakasan. Hindi ka pagkukulangin ng Ama. Basta't malinaw lang sa iyo ang panawagan niya. Number two, there's protection. Tatlong P lang po ito ginawa ko. Kasi pag 4 P's na, baka may pila na. Ano po? God will protect us in the midst of our troubles. Pangako niya yan sa atin. At itong nangangako is a promise keeper. Hindi siya kagaya ng katabi mong nangako na hindi tinutupad. Huwag mong tingnan yung katabi mo, hindi siya. Yung katabi mo. Agree po tayo that God will protect us in the midst of our wilderness experience. And lastly, in the wilderness, there is presence of God. Alam niyo po, alisin niyo na itong provision, alisin niyo na itong protection, pero itong presence ni God, ito yung magpapatatag sa atin. Yung presensya ng Panginoon na kahit nasa kahinaan ka na, pero alam mo lang na may Diyos na sumasama sa iyo, magpapatuloy ka. Kaya itong mga taong nagsisuicide na hindi natin maabot, wala na eh. Blanco na yung isip nila eh. Wala na silang nakikitang pag-asa eh. Ilan pang mga kabataan ang dadaan dito na hindi natin abutin. Kaya nga, every Thursday, pinag-uusapan namin yung mga nag-a-attend po, ano? Pinag-uusapan namin yung current na nangyayari sa society.
And paano tayo magre-respond bilang mga magulang, bilang mga mananampalataya? Ano ba yung trending? Pinag-uusapan po namin yan. At paano ba tayo magre-respond dito? Na tayo po'y maging relevant. In the wilderness, ulitin ko po, there's provision, there's protection, there's the presence of God. One day, when you finally conquered your wilderness, ano po, pag napagtagumpayan natin itong wilderness, ito yung pangarapin natin, na may isang boses na galing sa langit ang magsasabing, ikaw ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin. Alam niyo po bakit sinabi ito ni God the Father kay Jesus before He was sent to the wilderness? Kasi alam ng Panginoon na kahit dalin pa siya doon, mapagtatagumpayan niya to dahil dito sa pagsunod niya sa Panginoon. Dahil ito sa pagtiwala niya sa Panginoon. Dahil ito sa kanyang pangarapin. Ano po? Na yung yung kalooban ng Panginoon na siyang masunod. Now this is my challenge. Gusto niyo ba itong mapakinggan kay Lord? Na ikaw ang mahal kong anak na nagpapasaya sa atin. Diba sarap? Kaya tuloy lang po tayo. Huwag po tayong, alam nyo yun, magkukuha na lang sa wilderness, magi-give up na lamang. So, before I end, siguro po, napakagandang pagkakataon na ito na muli tayong lumapit sa Panginoon. As the music prepare for us a song, ano po? Pangarapin po natin na ito yung marinig natin sa ating Panginoon. Ikaw ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa atin. Pwede po ba tayo? And before we come before God, before we come to God, hayaan niyo pong basahin ko lamang to sa Isaiah 43. Verse 1 to 3. Ang sabi ng Panginoon, Israel, ikaw ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan sapagkat akin ka. Listen. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Here is God saying to us, do not be afraid. Kaya paglapit natin sa Panginoon, tinawag ka sa iyong pangalan. Hindi a random girl, a random man, patinawag ka sa iyong pangalan. Kilala tayo ng Panginoon. Kaya kung minsan tayo nagdududa, kung tayo minsan nasa wilderness na hindi natin alam kung anong gagawin, here is God saying, huwag kang matakot. Ano mang inihahanda ko sa iyo, I will sustain it. The things that I have begun in your life, I will finish it. Sa paglapit natin sa Panginoon before we sing, ano bang something that you're holding back na hindi mo mapitawan? Hawak-hawak mo pa kaya hindi mo maranasan ang pagkilos ng Panginoon. Lagi mo siyang kimkim. Itong takot, itong alinlangan, itong worries, itong uncertainties, itong wilderness experience that you're having right now that you cannot
even open your hands and give it up to God. Here is God saying, I am your God, your Savior. Ano namang alalahanin na mayroon ka? Here I am saying, give it to me. It's between you and God. Tanging ang Diyos lang at ikaw ang nakakaalam kung ano man ito. Siguro masyado kang sigurista kaya hindi mo maranasan yung full blast na pagkilos sa'yo ng Panginoon. 50-50 lang kasi yung binibigay mo. Kaya tinatanggap mo 50-50 lang. But here's God saying, the thief come to steal, kill, and destroy. But I have come to give you life. Life that is full. Life in its fullness. Here's God saying, anak, i-give up mo na yan. Let me do it for you. Let's sing this song. Salamat po Diyos.
Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nagdala sa amin kung saan man kami ngayon. At Ikaw ang magpapatupad anumang sinimulan niyo po sa amin. Dalangin lamang namin, O Diyos, ang iyong pagsama, ang iyong presensya sa kalagitnaan ng wilderness na mayroon po kami. Dala-dala ang iyong pangako, dala-dala ang iyong pagmamahal at pag-unawa. And we will expect great things from you, O God, because you are great God. And we will bring you all the glory and honor. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. At amen. Maraming salamat po.